Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na po ng mga otoridad ang suspek sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Sa tulong ng CCTV, natuntun at nadakip siya sa lungsod ng Pasig kaninang umaga. Away kalsada ang tinitingnang anggulo dahil nagkagitgitan umano ang sasakyan ng suspek at biktima bago ang krimen. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kuwang ito ng CCTV sa southbound lane ng EDSA bago sumapit ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati, natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano pinaputukan ng suspect na lula ng itim na Mercedes-Benz ang 65-anyos na driver ng puting Toyota Innova alas 2:30 kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa lane niya. Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para agad na matunton ng mga otoridad ang suspect. Hindi nakita sa Las Piñas, hinanap po talaga. Then they found out, nandun po sa Pasig. Iniharap kanina ng pulisya sa media ang suspek na isa umunong negosyante at nadakip alas 7 ng umaga kanina. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per the testimony of one of the living witness, kasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive.